तो दलावंग सूजी से यूं ही दलावंग है मौत और दें दलावंग सूजी से लखनी बोलेंगे ngayon bago nyo po siya gamitin sa umaga tingnan nyo muna yung ano yung battery sakit nyo lang dito sa butas one click ayan. Nakita nyo yung speedometer yung tinatakbo nyo kung ilan yung tinakbo ng battery meron din pong magiging record kilometer tapos may bar siya apat na bar ibig sabihin kung charge bali ang ano niya, 1 bar, umaabot ng 10 kilometer. Kasi 45 kilometer may higit ang ano na ito. Range. Ay, estimated na. Estimated na rin siya. Tapos, makikita nyo, mayroon siyang switch. Pataas, pwede nyo buksan ng ilaw. Yan, LED na po siya, malakas. Yan. Then, na signal light. Nagunog siya para alam ng mga motorista, kung kakaliwa ka, alam nila. Kasi may kumakalaman. Ibusin na din ito. Bali pag nakabukas ang ano niya, headlight, nakabukas din ang taillight niya. City maintenance po yan sa gabi. Kailangan naman city driving yan. Ano. Sa umaga, okay lang nakapatay. Para medyo tipid sa battery. So ito mga meta, makikita niya meron po siyang 1, 2, 3. Ibig sabihin mo yan, first gear, second gear, third gear. Yung first gear, ginagamit lang po siya pag arangkada. Arangkada o kaya paakyat. Paakyat. Okay. Segunda, ayun na po yung mga medyo tumatakbo ko na ng 20 kilometer per hour. Segunda. Tapos, yung 20 per kilometer niya, nagiging range na kasi ano eh. Makikita niyo kung tinatakbo ng mga primera. Ayan. Dito po, makikita niyo sa speedometer kung ilang tinatakbo ng primera. So, nagiging 34 siya. Tahimik siya para sa ano. Tapos yung segunda natin, pag nirekta mo sa segunda, mag o 43. Pero okay lang yan sir na ano no, habang tumatakbo na change siya ng gear no. Pero okay lang din na ano. Pero number one lang sir, ay yung number one laging gamit eh. Sa arangkada. Pero kapag naiwan lang siya sa 3, okay lang naman. Okay lang din. Tatakbo pa rin siya ng 48. Nagpo-48. Magaan po si ma'am, kaya mapapatakbo nyo ng maayos yung e-bike. Kasi yung e-bike na to, binili po namin para sa mga 150 kilos lang po. Hindi po pwede mag-over yung ligat nyo kasi lalo mahirapan yung controller. Hindi nyo masasabing satisfied yung takbo ng e-bike. So ito ma'am, bidahan natin siya about sa remote. May dalawang remote siya kasi pwede yung sa asawa nyo po, pwede yung sa mga naiiwan sa bahay. Ngayon, sensitive siya. So, pinindot ko yung pinaka-lock niya. Ibig sabihin, naka-parking na po kayo. Naka-safety na po tayo. Ngayon, iniwan niyo sa labas. Ngayon lang yun, pag ginawa ako sa tawag. Basta automatic pag nilock, mag-aalan. Palakasong palakasong. Maingay siya kasi. Pagpapatayin ka, sir, na ano. Uy, ba't ko nagalaw? Porto siya, di ba? Ngayon, yung magnanakaw po, hanggang ngayon, tatanggalin ng stand. Tutunog lang siya. Pero, hindi na mapapagulong yung gulong kasi nag-lock. Automatic din siya. Pero, unti-unti siya, ano niya, matutulak niya. Pero, kagawa dito, lock. Nag-lock talaga siya. Ah, yung pala safety feature niya, no? Hindi siya, hindi mo na siya kailangan, i-lock pala, no? Galing. Doon na po sa ano yan. Kahit po mag-alam siya ng maghapon, hindi malulubat ang battery. Kasi ang anti-death lang ang kinakabit dyan, mahina siya kumonsumo ng battery. Kaya mag-apos siya tumutunog, siyempre yung mga ano, magtatanong na bakit tumutunog. Oo, yun. Ay, ninanakaw na pala yung ito. Saka mo na siya papatayin. Meron siya switch. Off. Hindi na siya mag-ano. Ayos. So gusto nyo siyang gamitin for ano siya, kilis, walang ginagamit na susi. Double click lang po yung parang ano. Headlight. Pero yan sir, advisable din naman yan eh, no? Para sa ABS. Yan, pwede mo siyang gamitin. Walang susi. Kasi minsan mamaya, kaiiwan yung susi. Napaglaro ng bata, kinuha. Wala ka ng, ano, wala ka ng option para, ay, paano ko nagamitin yung ano, ibig, wala ka susi. Dito lang ang remote sa bag, nakatago ito. Kala gamit mo yung Felix.
Eh, wala pala siyang signal light sa likod, no? Wala talaga lahat na ano. Dito lang sa harap. Kasi yung price ng e-bike. Is talagang pang is ano lang. Pang budget, no? Pero ano naman po. Pero pwede yan palagyan kung sakali. Pwede naman. I-ano lang, i-coconnect lang dito sa pinakalikod. Ah. Sa taillight. Parang motor set. Meron siya nakapang siya na switch. Ah. Alam, nag-luwag. Yung pangatid ko. Ano ko? Alin yan, sir? Yung pangatlong bottle? Pangatlo, oo. Ah, pang no-tip, no? Ay, nandun pala yung ibay ko, kamukha lang pala. Hindi pala sa akin, kasi sinaksakan ko lang susi. Ba't ako na? Kaya tinin niyo pong pindutin siya, makikita niyo yung ibay. Saka sensitive siya, mama. Ito pa yung lock niya, ngayon yung ilaw din niya. Ayan. Makikita niyo yung pinakabutas. May lock, may takip po siya. Ayan. Ikot na lang. Lock na yung gulong pa. Nag-alak mo talaga yung gulong. Galing. Nag-alak natin. Talaga may takip siya, no, para sa... Magaan siya, ma'am. Hindi siya mag-alak. Siyempre, first time nilang pumakaw-alak. Masahay niyo ko kayo. Kaya man, testingin natin yung susi. Baka sabihin niya, hindi ko mag-alak. Ayun yung ano niya. Duplicate na. Nag-alak ulit. Ito mo ito na nag-alak. Pero kanina, no, kahit pag naka-sensor siya na alarm, no, naglalak talaga, no. Ayun yung safety feature niya. Galing. Nakata, paliwanag ko rin po yung sa kanina. Ngayon, naka-preno to. Nakahawakan nyo lang ng konti ang preno niya sa likod. Hindi siya magka-trotile. May sensor siya. Ayun lang, sir. Parang F5. Hindi magdaling talaga. Basta naka-preno, may sensor siya. Kaya po yung pinaka-cable ng sensor. Talaga upgraded na, no? Basta yun yung lagay dito yung ano, yung tubig ng bata. Ay, malaki yung ano. Kasi naman po. Bale, pwede naman siya lagyan ng ano, parang... Yan, talagang sensitive siya. Kahit hindi mo siya alam. Parang naka-program lang ata siya na, pang ano, alis ka muna. Pero di, wala naman siya alarm na yun. Kumbaga pang ano lang, no-tip lang, no? Program. Lagi nilang ibabalik sa number one pagka pinapatay nila siya. Kasi pag nilaro ng bata yan, at ginamit yung number 3, malaki yung bira, ba't parang ang hina? Siyempre, pang red pa yung number 3. Ah, parang sa sasakyan din, no? Buto ko lang po. Lagi lang yung number 1. Makakabisado mo rin naman yan pag ano? Dahil tumama yung lock niya, yan tulad din, nakalock po siya, diba? Ay, hindi nga. Iyan ko siya. Ipaparado ko na siya. Ayun, ayan ang kabisaduhin mo, boss. Para pag ginanin niya, kala niya mabigat. Tapakan niya lang tamang gagad, then hawakan niya lang. Parang indian yung persa, no? Parang sa motor, no? Ayun ang technique dyan, no? Kaya ma, pag hindi po tumunog ng gano'n, ibig sabihin, hindi nakalock. Once na, diba, ito na mga... May lock naman siya, no? May lock siya, diba? Diba, ma, nag-lock. Ayan, nakalock siya. Ngayon, hindi siya tutumba. Ngayon, pag hindi nyo, pag minadali nyo siya ng stand, napunta dito yung ano niya, pinaka-bakal, nasa bandang kanan, at sinakyan ng bata ito, tataob daw. Tataob. Ah, dapat mm. I-ano mo lang. Kailangan tutunog. Kapaling sa kaliwa dapat, no? Tsaka sa umaga, bawa, wala kayong taillight, makikita pa rin kayo kasi reflectorize po yung ano natin. Taillight natin. Kaya mahilawin ang motor yan. Kasi ang motor naman, naka-lecta naman din ang mga yun. Ganda, no? Saka mag-aan siya sa'yo. Kahit iparado nyo ng ganyan. Nakakabit na battery niyan, no? Testing mo, be, kung makasay ka ng mga yun. Nakalak naman, no? Yung sender. Nakalak. Easy, okay lang. Ayan, eh, my God. Maluwag nga. Hindi po
pumayipit ng paa niya kasi meron po tayong protection. I-aayos mo yung paa. Tsaka maganda yung footpeg niya kasi bakal na dito. Huwag mo itatapak dun sa... May bakal po dun sa ano. Hindi ko basta lulusot yung paa niya din, ma'am, kasi controller na po yan. Magneto lang po yan. Hindi po yung matagad ng motor pag ano, anong daliri ng bata. Pasapagod siya. Pero pag ano, hindi naman siya naikot eh, no? Pwede niyo gamitin mga treadmill ka pag umaga. Pakistan, tapos parang may papakit. Yung iba, ganun ginagawa ng namin basta naman. Tsaka ang gandaan sa kanya, nabili niyo siya ng may speedometer. Kaya kami mga unit na ganito, parang dinagit min, budget, ano na talaga yung famous. New model na, no? Ay, kumbaga new version na, no? Pero pwede i-upgrade ko. Nagiging anapat. Parang mga motor din naman ko yung pyesa niya, magaling yung kapit. Tapos bumasok po tayo. Ayan, free. Diba, namamalengke kayo, pwede nyo lagay sa harap. Bag, di kuya, pwede din. May helmet tayo with visor. Ayan, maganda. Sige sir, saan na tayo? Charging. Para... Ngayon, makikita natin. Bisaksakan mo pa. Malayo eh. Malayo. Mukhang nakasaksak. Sige, okay lang sir. Nasend naman naman sa amin yung ano. Kumbaga, umiikot yung exhaust niya, sir. Baka umiikot yung exhaust niya. Ibig sabihin, nagpapunction po yung alamin. Yung pinaka-unit natin. Kaya nabibili din naman po ito kung masira naman siya. Kaya lang naman siya nasisira minsan. Nag-overcharge. Baka 8 hours lang po. Tapos naging 10 hours po naging charge niya. Baka pwedeng pag-overheat po. Kasi si Exos, yung trabaho niya, antay ano siya, overheat. Pero minsan, pag nasobrahan po tayo, hindi na kaya ni Exos, bumibigay. Kahit na full charge siya, magigreen lang siya dito. Magigreen lang po pero siya. Pag nakacharging no? Po siya, ang kulay niya red. Pag full charge po, para po sa cellphone, green na po yung magiging color. So ang magiging ano natin sa paggamit nito sa e-bike, once na nag-charge po tayo, magtira tayo ng 1 bar bago po i-charge yung unit. Kasi minsan, pag tinarge nyo po siya ng 3 bar, hindi po nag-accurate yung battery niya. Hindi nagkakarga ng maayos. Parang may utak din po kasi yung ano natin, pinaka-charging charging pin natin. Hindi alam kung saan papasok yung kuryente. Tapos 3 bar pa yun natin. Biglang mag-full charge. Pag ginamit mo siya, magugulat ka, lobat na naman. Yun po yung mga sign na pasirana po yung battery. Pag hindi po talaga na-charge sa maayos. Yung molobo, hindi po siya sumasabog, sir, kasi ano naman po siya, liquid. Pero yung spark niya, yung nakikita nyo kanina, malakas. Kaya niya po magpaandar ng apat na electric fan, sabay-sabay. Sa loob na isang araw. Ano po kalakas yung battery ng pop-up? Ano ba yan? Sir, okay na yan.